What's up mga kaibon? So welcome again sa ating YouTube channel. So today's video, ang pag-uusapan naman natin mga kaibon ay kung paano po mag-identify ng gender ng ating mga lovebird mga kaibon. Kasi mga kaibon, kung magpapa-DNA test pa tayo ng ating mga ibon. Kung yung ang ibon lang naman natin mga kaibon ay mga low mutation mga kaibon. Katulad po mga kaibon ng green fisher at blue fisher. So hindi na natin kailangan magpa-DNA test doon mga kaibon. Hindi totoo kasi yan. Kasi kung magpapa-DNA test tayo mga kaibon ay another gastos po yun mga kaibon. So ranging price nun mga kaibon ay 300 to 350. So hindi depende pa po yung mga kaibon sa magdi-DNA test. So sa tulong nitong video natin mga kaibon, suma-identify natin dito kung anong gender ng ating mga ibon. Kasi matatalakay natin dito mga kaibon yung mga karakteristik ng isang hen at isang cock. So yun mga kaibon, kung interesado kang malaman yan, so tara, samahan mo ako. So ayun mga kaibon, so ngayon mga kaibon, mag-focus muna tayo mga kaibon sa behavior. So ano ba yung behavior ng isang hen at isang cock? So kapag cock mga kaibon, ang behavior niya po ay hindi po siya masyadong matapang. Hindi po siya masyadong aggressive mga kaibon. So doon naman po mga kaibon sa hen, so siya po yung masyadong matapang, siya po yung masyadong agresibo. So observe nyo mga kaibon dyan po sa pairing box nyo or dyan po sa kulungan nyo. Yun mga kaibon, kapag hen mga kaibon, lagi po siya nang-aaway. Lagi niya pong hinahabol po yung cock. Kung pinagpapares nyo mga kaibon, observe nyo po yung pinapares nyo mga kaibon. Kapag hinahabol na hinahabol po yung kapares niya mga kaibon, lalo-lalo kung matured na po yung hen natin mga kaibon, ay asahan nyo mga kaibon, hahabol at habulin niya po yung kapares niyang cock. So yun mga kaibon, siya po yung agresibo. So siya rin po mga kaibon yung territorial, kung ba mga kaibon ay overprotective po doon sa mga anak once na meron anak na yan mga kaibon. So yun mga kaibon, sila rin po mga kaibon ang pumapatay palagi doon sa kanilang mga anak. Once na nai-stress po kasi mga kaibon yung ating mga hen, ay pinapatay po nila yung kanilang anak mga kaibon. So yun mga kaibon, kung talagang sinisilip mo araw-araw o oras-oras na sinisilip mo po yung nest box yan mga kaibon, asan mo mga kaibon, ma-stress yan mga kaibon. So dapat ang gawin natin doon mga kaibon ay huwag natin silip-silipin. Although i-check rin natin mga kaibon by other day, magpalipas tayo mga kaibon ng isang araw o dalawang araw, so okay na yun mga kaibon. So yun mga kaibon, so ang pangalawa natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa mga tuka mga kaibon. So kapag ang tuka mga kaibon ay medyo mataba at medyo palapad mga kaibon, ay hen po yan mga kaibon. Kapag naman ang tuka mga kaibon ay pahaba na maiksi lang mga kaibon, medyo patulis mga kaibon, ay cock po yan mga kaibon. So yun mga kaibon, so tingnan nyo dito mga kaibon sa ating picture. So ma-identify nyo mga kaibon kung alin dito po yung hen at cock. So ang pangatlo natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa size mga kaibon. So ma-identify rin natin mga kaibon based doon sa size nila. So kapag hen mga kaibon, ang size niya po mga kaibon ay malaki po. So kapag cock naman mga kaibon, ang size niya po mga kaibon ay medyo maliit lang po mga kaibon. So kung ba mga kaibon, mas kuladong tingnan po yung cock kaysa doon sa babae. So mataas tingnan po yung cock po mga kaibon kaysa doon sa babae mga kaibon. So ang hen naman mga kaibon ay medyo mababa lang po yung tindig niya, na medyo kuba po ba mga kaibon. So ang hen po mga kaibon ay malapad po yung kanyang dibdib, yung kanyang katawan na mahaba po mga kaibon. So kapag ang cock naman mga kaibon ay medyo maiksi lang po siya, na madit lang po mga kaibon. So ang pangapat natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa ulo mga kaibon. So kapag hen mga kaibon, ang shape ng ulo niya mga kaibon ay flatter, na medyo malapad po mga kaibon. So kapag cock naman mga kaibon, ang shape ng ulo niya mga kaibon ay round, na medyo pabilog mga kaibon. So yun mga kaibon, so observe nyo rin po dito sa ating picture mga kaibon. So ma-identify nyo po dito mga kaibon sa ating picture kung alin po yung cock at hen. So para po mga tulong rin po sa inyo so kung paano po ma-identify nyo mga kaibon. So yun mga kaibon, ang panglima natin mga kaibon ay kapain natin po doon sa pelvic bone. So yun mga kaibon, kapag matigas po yung pelvic bone na medyo masikip po mga kaibon. Kung ba mga kaibon, kapag kinapa natin mga kaibon na hindi po makapasok yung daliri natin na haharangan po ng pelvic bone po mga kaibon na medyo matigas po mga kaibon, cock po yan mga kaibon. Kapag maluwag naman po mga kaibon na nakakapasok po yung kamay natin na medyo malambot kung ba mga kaibon, kapag kinakapa natin, ay hen po yan mga kaibon. So yun mga kaibon, so ito rin po yung the best way na dapat po marunong po kayo magkapa ng ibon nyo. So para hindi na po kayo magpa-DNA test doon mga kaibon. Kung ba doon sa DNA test mga kaibon, ay second way na po yun mga kaibon.
So although hindi naman po 100% na talagang perfect po na makukuha natin yung gender ng ating ibon. Yun mga kaibon, sasablay rin po tayo dyan, pero po madalang lang po. Basta po yung kakapain natin mga kaibon na ibon po, 5 months pataas mga kaibon. So kapag bata pa po kasi yan mga kaibon, magbabago pa po yung kanilang pelvic bone. So dapat po medyo matured na po yung ating kakapain. So yun mga kaibon, ang pang-anim natin mga kaibon ay doon po sa form ng kanilang mapa mga kaibon. So once na nakadapo po sila doon sa perch, so observe nyo mga kaibon doon po sa form ng kanilang mapa mga kaibon. Kapag medyo po maluwag at medyo po bisakla yung kanilang mapa na nakadapo po doon sa perch mga kaibon, ay hen po yun mga kaibon. Kung ba mga kaibon, maluwag po ba yung pagkakaapak nila, kasi po sila po yung dumadala ng mga itlog. Sila po yung nangingitlog kaysa doon sa mga lalaki mga kaibon. So kapag kak naman mga kaibon, ay medyo masikip lang po yung pagkadapo nila po doon sa perch. So kung ba mga kaibon, ay matikas yung tindig ng mga kak mga kaibon. So ang pampito natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa buntot mga kaibon. So kapag kak mga kaibon, ang shape ng buntot niya mga kaibon ay V. Parang patulis kumbaga mga kaibon. So kapag hen naman mga kaibon, ang shape ng buntot niya mga kaibon ay U. So yun mga kaibon, so laging tatandaan natin mga kaibon, kapag kak mga kaibon, ang buntot niya mga kaibon ay V-shape. So kumbaga mga kaibon ay patulis mga kaibon, pwera doon sa mga babae mga kaibon doon sa hen. So kapag hen naman mga kaibon, ang shape ng buntot niya mga kaibon ay U. So kumbaga mga kaibon ay hindi po matulis mga kaibon. So yun mga kaibon, so hindi lang tayo dyan mag-base mga kaibon sa buntot. So mag-base rin po tayo mga kaibon sa behavior. So usually mga kaibon, kapag kak mga kaibon ay maiingay sila. So kapag hen naman mga kaibon ay hindi po sila masyadong maingay. So yun mga kaibon, so ang kak mga kaibon, siya rin yung kamot ng kamot. Kapag hen naman mga kaibon, siya po yung parati sinusubuan. So yung kak, so yung lagi nagsusubo mga kaibon. So meron rin po kasi mga kaibon na kak na yung buntot niya mga kaibon ay yung. So hindi lang tayo doon mag-base mga kaibon sa buntot. So mag-base tayo mga kaibon sa behavior at saka doon po sa mga physical appearance. So ang panghuli natin mga kaibon ay tinatawag na 6 links. So ano ba yung 6 link mga kaibon? So yung 6 link mga kaibon, ito po yung pinapares po yung normal fisher na hen at opaline cock mga kaibon. So yung anak nun mga kaibon ay magiging visual opaline hen at saka mga kaibon split opaline cock. So kung ba mga kaibon ay mabilis nyo nang madedetermine kung ano pong gender nila. Kasi po mga kaibon ay pinapares nila po yung dominant at recessive mga kaibon. So yung magiging anak nun mga kaibon ay magiging visual opaline hen at saka split opaline cock. Kapag pinagpares nyo po mga kaibon yung normal fisher at yung opaline cock. So yun lang mga kaibon ang video natin mga kaibon ngayon. So sana po mga kaibon ay naunawaan mo mga kaibon. So sana po mga kaibon ay meron ka rin natutunan ngayon mga kaibon. Gusto mo talang malaman mga kaibon ang gender ng iyong ibon, so ipadin, itest mo na lang mga kaibon. So 99.9% mga kaibon accurate yung gender doon mga kaibon. So malalaman mo talang anong gender ng iyong ibon. So yun lang mga kaibon, so thank you for being watching this video mga kaibon. See you again on my next vlog mga kaibon.